Matapos nga ng pang-apat na championship na ito ni Stephen Curry, mga idol, ngayon nga ay mukhang nakukuha niya na ang respeto na dapat niya ngang makuha. Dahil mga idol, eto nga si Derek Fisher na former NBA player, former NBA champion. Sinabi niya, "I put him in that category with Tim Duncan, Kobe and Shaq." Ibig sabihin lang yan, mga idol, one of the greatest players to ever play the game. Alam naman natin ang mga kalibre na itong mga player na ito, mga idol. Kobe, Duncan at pati na rin ni Shaq. Multiple championship, multiple MVPs. At yan nga mismo ang nai-achieve ni Stephen Curry sa kanyang career so far sa NBA. Kaya mga idol, nararapat lang na siya nga ay ilagay na dito sa mga kategory ng mga ganitong klaseng player na one of the greatest ever. Marami pa mang mga NBA fans, mga idol, ang hindi sold dito sa title na ito ni Stephen Curry. Pero sa tingin ko ay mas papaniwalaan ko na ang mga NBA player na naglaro sa NBA na nagsasabing ito ang si Curry ay ganitong klaseng player na kaysa nga sa mga fans lang. Pero kayo, mga idol, ano bang masasabi nyo sa naging payag na ito ni Derek Fisher patungkol kay Stephen Curry? Komento nyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon, mga idol, update nga tayo sa San Antonio Spurs dahil nag-sign nga sila ng isang player. Aliz Johnson, mga idol, sinign nga nila for 2 million. At possibly pang puno lang ito ng Spurs roster, mga idol. Dahil nga hindi naman ganun ka-productive ito nga si Johnson. Sa 23 games na nilaro niya last season ay 1.8 points per game lang kanyang in-average, 2.7 rebounds. But hey, maybe may ibang ang plano ang team ng San Antonio Spurs. At ngayon, mga idol, pag-usapan natin ang ating panguling balita. Dahil, mga idol, may kalaban na nga ang team ng New York Knicks pagdating kay Donovan Mitchell. Ito nga daw, team ng Washington Wizards, team ng Hornets, ay pinaplanong i-pursue itong si Donovan Mitchell via trade. Which is maganda yan para sa team ng Utah Jazz. Pag maraming competitor para nga kay Donovan Mitchell, ay baka tumaas nga ang presyo. Mas gumanda ang mga trade offer para sa kanya. Dahil maglalaban dyan ito ang tatlong team na Wizards, Hornets at pati na rin ang Knicks, dagdag mo na ang Miami Heat. Kaya nga, mga idol, siguradong the more the better para nga sa team ng Utah Jazz. At pagpapakita lang ito na talagang valuable itong si Donovan Mitchell, talagang malaki ang iambag niya sa team. At ngayon ay wala na nga tayong magagawa kung hindi abangan kung sino ang magwawagi sa pagtitrade niya dito kay Mitchell. At yan nga lamang din mo na, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!